Kada buwan, ang Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research o DABAR ay nagsasagawa ng mga seminars sa kanilang opisina sa kanto ng Elliptical Road at Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. Itong seminar na ito ay actually this is an orientation, no? Activity to present to the public all research generated technologies supported or funded by the Bureau of Agricultural Research. At ang resource person dito or speaker during the seminar ay yung mismong project leader or coordinator or implementer ng project. We showcase technologies developed by our partner research institutions. These are technologies funded by the Bureau of Agricultural Research. So kung may mga entrepreneurs na interested to venture business doon sa mga pinapakita namin, pwede namin silang tulungan or assistihan. Nagpunta po ako sa Bureau of Agricultural Research. Nakakita po ako rito, tapos nakakita ko po may mga nakapaskil na may seminar ng ganito. Natatandaan ko pang una ko rito, manok po. Yun po, maganda po ang ano. May mga libre pa nga pong binibigay. Yung mga IEC po nila. Ang mga topic po na natutunan ko sa bar, unang-una po kakao, manok, kambing, isda, baboy, post-harvest po yung ibe, soya beans po, seaweeds. Sabihin na po natin halos po lahat ng seminar ng bar po na atin ako. Naghikayat po sa akin dito, kasi sa dami ko po ng binabasa, dito ko lang po naiintindihan yung at saka may mga PowerPoint po eh. Naiintindihan ko na ngayon na isa-isa kung paano mag-alaga ng mga hayop po, mag-aalaga ng mga halaman. Hindi katulad po noon na sabog. Dito po hindi eh. Isa-isa po itinuturo sa iyo. Kaya nainganyo po ako at nasabi ko na rin po sa mga kapwa ko Seamen po. Nahikayot ko po sila. Po, nakikita na lang po kami doon sa lugar na yon. Sakay na po kami ng jeep, papunta rito. Mula sa Kalaw po. Umunlad po ang aming kaalaman. Nagkaroon po ng another na pagkakakitaan. Ngayon, karamihan sa kanila ay may negosyo na sa agrikultura. Ang ilan sa kanila ay pinagpalit na ang buhay sa dagat para sa buhay sa lupa, sa kagustuhan na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at mabigyan ang kanilang pamilya ng magandang buhay sa kanilang pagre-retiro. Sila ay ang Seamen in Agriculture. Karamihan ng mga seamen, tuwing nasa barko, yun lang magkaroon sila ng magandang kabuhayan, pero pag nasa baba na, medyo wala na silang kikitain. Pag wala akong nandito ako sa bakasyon, ang ginagawa ko, ito mga natutunan ko sa Bureau of Agricultural Research. Maraming bisis na po ako naka-attend ng seminar ng Bureau of Agricultural Research. Yung goat raising, pag-alaga ng baboy, yung artificial insemination ng sa baboyan po, nakarapuan po kami. Tapos yung wine making. Dito sa Kamigin, marami kaming prutas na minsan yung iba nabubulok na lang. Naisipan ko na gumawa ng wine. Depende po sa availability ng prutas sa isang lugar. Minsan pinya, dahil may tanim din kami na pinya, pero kukunti lang yung pinya namin. Kung panahon din ng bunga ng lansunis, yung lansunis pwede rin natin gawin. Mangga, marami pong mangga po dito. Pag oras na mamungara po yung mangga natin dito, yun din po ang pwede natin gawin. So sa ngayon, ang ginawa natin, itong saging po ang mas available natin ngayon. Mayroon po kaming naanuhan, nakuha na kunting ano sa tungkat-ali po, nilalagyan ko po dahil kuan po yan.
yung gamot sa makakaano, makadagdag po ng magandang panglasa sa wine natin. Yan ang inaano namin na magkaroon kami ng maraming supply niyan. Yun ang mas maganda po dahil para po para sa magandang kalusugan po natin yung ano po ng tungkat alis. Pag wala po ako rito, mayroon po ako mga kapatid na nandito, nag-ano po sila. Sila po ang tinuturoan ko nito kung paano paggawa. So kung wala ako, alam na po nila kung anong gagawin po. Nagmamanage na lang ako. Kahit nasa barko ako, nagka-communicate kami ng presidente namin, si Kahaimi. And kung may mga bagong technology, sinasabi po niya sa amin na ganito ang gagawin natin. Na mga bago natin pong mga teknolohiya na tinuturo po ng Bureau of Agricultural Research po. Itong pag-oil making, medyo almost one year. Pero ginagawa ko, testing ko lang. Yung mga nag-iinom ng wine, maganda po ang feedback nila. Yung wine na nagawa ko, sabi nila, pareha po ang lasa doon sa mga nabibili po nila dyan sa mga tindahan na gumagawa ng wine. Yung wine na nabili nila mula sa mga mall, makasinlasa lang po yung mga imported na wine. Sa palagay ko po, marami pong matutulungan tayo dito sa Kamigin dahil kung magkaroon tayo ng mass production na po, siguro po marami tayong mabigyan na trabaho. Ang gobyerno po natin ngayon, sa bawat baryo, hinahanapan nila kung anong produkto na gagawin para po magkaroon ng kabuhayan yung mga tao po dito sa amin. Maganda po ang pananaw po namin na magkaroon po kami ng magandang negosyo paggawa po ng itong winemaking po. Yun po mga binigay ng Bureau of Agricultural Research po sa pag-aano po namin, malaki talaga pong tulong sa amin. Yung mga pagaya po sa SEMA na hindi na po nakasakay, hindi lang yung mga retirado, mayroon din po na hindi na po pumapasa ng medical. Yung manakaati ng seminar, yun pa ang advantage namin, nakakuha po kami. Mayroon po kaming second choice na magkaroon kami ng pagkabuhayan po para sa pamilya po namin na nandito po sa Pilipinas. Sa mga kapwa ako seaman, sa mga lahat ng sumasakay pa ngayon, mga bata pa, yung mga hindi na makasakay dahil sa medical o kaya yung mga medyo matatanda na wala na pong umaano sa kanila. Ang advice ko lang po sa kanila na kailangan mag-venture sila ng konting negosyo o baka lalaki din po yun. Pwede naman tayong pumunta kahit na anong araw pumunta tayo doon sa Bureau of Agricultural Research. Nasa Quezon City po yan. Pwede kayong mag-inquire doon. Simula ng bata pa po ako, pangarap ko na rin pong maging seaman. Ang disadvantage lang po ng pagiging seaman, kagaya ngayon, pag nasa lupa ka, wala ka namang kita po. Wala kang sahod. Doon ko na po naisip na hindi pa rin talaga po enough yung pagsisiman. Sa akin lang po, kung yung pagsisiman, para sa akin lang po, puhunan lang po yan para mag-invest ng kanilang negosyo po, sariling negosyo. Napunta po ako sa boat fiberglass kasi po si Sir Jaime, nauna po silang nag-training. Tinawagan po ako ni Sir Jaime na mag-training din po ako. Pagkatapos po namin ng training, yung grupo po namin, kasali ako, nag-invest po kami sa isang puhunan po namin, lima po kaming nag-invest. Kaya po, nagpatayo kami ng shop. Tapos po, sa halimbawa po, sa isang bangka,
may punan ka po na 80,000, tapos lahat-lahat na po yan, na po na yun, yung mga chemical, mga materials, tsaka mga labor, almost mga 80,000, tapos mabibenta mo po yun, almost mga 150 to 200,000 po. After 2 years siguro, i-implement ng BIFAR na ipipiss out na yung banggang dikaoy, at saka yung fiberglass po, may katibayan po sa dagat. At saka pag nabutas po, madali namang pong i-repair yung fiberglass. Hindi gaya ng sa banggang dikaoy na bibili ka talaga ng kahit konting butas, bibili ka naman talaga ng malaking plywood. Para sa akin po, hindi na po ako sa sasakay. Siguro dahil po sa na-engage na rin po ako dito sa fiberglass. Saka yung kikitain ko po dito sa fiberglass, mukhang kaya niya naman pong tumbasan yung pagiging seaman ko po.